So, hey, what is up mga lodi, mga katrugi sa actually sa mga di nakakaalam. Gagawa po tayo ng simpleng tutorial lang, simple lang po ah, na ano, tungkol sa pagbubuo ng Ashiba dito sa Japan. Ashiba style, scaffolding style ng Japan. So, yun, papakita lang po namin kung paano yung basics. Basics lang po yung papakita natin. Kasi wala pong building na bubuuan, kaya basic lang po. Kumbaga maliit lang siya para lang makita ng sa hindi pa nakakaalam. Makita nila yung basic na kung paano patayuhin yung scaffolding dito sa Japan. So yun, papakita muna namin yung gagamitin. Ang lamig po dito mga pari. Ang lamig po. Umuulan. So yun, papakita lang po namin yung gamit mga pari. So, bali ito. Magsimula tayo sa may ito yung Jackie Bis. Jackie Bis po to. Kumbaga ito yung pinaka-bismith. Pagka pinaka-bis ng poste. Para hindi siya matumba. Stack ba kumbaga stack. So yun, ito yung Jackie Bis. Pangita natin yung style. Yan ito siya. Bali pag magbubuo po, ito yung unang pinapatayo. Bago pinapatayo, bago yung poste. Ito yung poste. Actually, maliit po to. Ito yung maliit. Maliit lang po. Ito yung mga basic lang. So yun, ito yung poste. Ashira kung tawagin sa limang ko. Ashira. So, ito lang po yan. Balikan ito po yan sa patayo. At ito din po yung tinatawag namin kumbaga sa bitan ng apakan. Ito yung 600 centimeters ko. Tinatawag na tisuri ito. Maliit. Maliit to kasi sa bitan ng apakan ng ano mga ganito yung apakan. So yun, balikan dito po yan. Simula tayo dito sa maliit. Ganito po yan. Wala po yan po. So balit, ganito yung style ng sa basement. Ito yung dating ng jaggi, poste, at saka yung tisuri na lalagyan na ng abakan. Yun lang. At ito naman, yung tinatawag na railings sa Nihongo tisuri. Railings po ito mga kaibigan, mga katulungi. Ayan, railings po yan. Ta. Railings na pangalawa. Yan, para hindi malaglag yung magtatrabaho sa taas, umakyat. Tingnan na natin yung railings, yung dalawang railings. Tukpukin natin. Tsaka sa dulo, lalagay ulit yung jacket at saka yung poste. So, ganito yan siya. Ulit natin. Saka i-adjust natin yung jacket vis. Kasi itong jacket vis adjustable po yan. Pwedeng ibaba, pwedeng itaas yan. Yun. Ganito lang po yan. So, bali duritso po yan. Silipin lang natin, nakalibol po yan. Lalagay ulit natin ng yung sabitan ng apakan dito sa kabila kasi magkabilaan po yan mga barikoy chucky ulit chucky yung poste ulit ganyan po yan mga kaibigan ganyan saka a-adjustan ulit yung chucky para mailibol siya. Ito na. Yung nakauras. So yan, na-sikapot na po natin yung poste. Yung posting magkabila at saka yung railings. Ngayon, ilalagay din po natin yung apakan. Ito yung apakan. Yung tinatawag na apakan sa Nihongo Anchibuto.
anchi. Yung apakan. Para di malaglag yung dadaan. Ganun po. So, ganun. Bali, ganun po siya yung dating. Example lang po to, ah, pero pag sa building, malaki to. Ito lang, example lang, maliit. So, bali, ganun siya. Lagay ulit natin yung railing. Kumbaga, ito. Railing dito para di malaglag. Malaglag. Good. Another railing sa taas. Bali, ang tawag dito, hisa, hushi dito, hisa to. Tawag dito. Railings ba para hindi malalaglag ba yung magtatrabaho yung nalaka. Bali, ganito po yan. Pukpukin ulit. At sa ganito ng ganito. Pahaba man yan, ganito pa rin. Dudugtungan na lang, dudugtungan. Mga T3, ay mga railings, mga sabitan ng apakan. Asya. Ganun lang. At kung mataas man, patungan lang ng patungan yan. Hanggang sa taas, mga kaibigan. Kaya ganun lang po kasimple yan. So, bali basic lang po yung pinakita namin. Ito yung kantoksang namin. Sewa, sato. So, doon na diska. Tayo po. Dami. Oh, maro yun o. Odisang. Yette bette. Ano, chui ka. Medyo buka. Yette bette. Dajob. Kung mataas man yan, papatungan lang yan ang sa taas. Yung na ba? Pag mahaba din, dito lang. Lagyan lang ang ganang mahaba yan. Dugtong lang yan parang puzzle. Gaano sa kalagay ng building. So, bali ganun lang. So, i-review po ulit natin yung mga gamit, mga katurugi, mga kaibigan, mga sir. Ito, jockey base, poste, yung railings. Papiro! Saka yung apakan. So, bali, ganyan yung mga gamit. Ganyan na ganyan. Saka sa Nihongo naman, bali yung jockey base natin sa Nihongo. Jockey din tawag dito. Sa poste, Ashira. Saka sa railings naman, tawag sa Nihongo nito, Tisuri. Saka yung sa apakan, Anchi. Yung maliliit din na ano railings, pwede rin gamitin sa may sabitan ng apakan yan, yung mga maliliit. May mga sizes din yan, iba-iba yan. Depende sa size ng lawak ng gagawin nyo. Depende yan, pwede i-adjust yan. So, bali, ganito siya. Mga kaibigan. Ayos, ayos. Pistay mo nga, boss, kung... Wala, ayos. Matibay ito, matibay. Matibay ba yan? So, yun, tinitesting po ng master din yan kung... paano ba yung dating ng ginawa natin. So bali yan yung ano parang simpleng ano lang yan. Simpleng buwan lang para makita niyo sa di pa nakakaalam ng scaffolding style ng Japan. Bali ganito yung style. Kumbaga pataas siya ng pataas mga pare. Di ba may sunod na sunod hanggang pataas yan. So bali ito hanggang second row lang po yung titirahin natin yun. So, para makita nyo ng maayos kung paano siya papatungan ang papatungan. So, bali din ito pa sa mga kaibigan. Ganyan yung style. Patong-patong style yan. Hanggang sa taas man yan, kung mataas man yan, depende yan sa size o taas ng building. So, ganun lang po yan guys. Stop ulit. Sa hagdanan naman, for example, ano? Tingnan natin yung sa kaidan. So, actually guys, sa kaidan naman papakita namin yung ano, basic na kung paano ikabit din yung kaidan. So, bali. Kukuha po tayo ng isang sapak pagsasabitan. Saka so, bali pag kaidan din, dito lang. Kaidan. So, yun ang isang kaidan. Thank you.
si Inhonggo yan, kaya ano, baka sa hindi pa nakakalam yung kaidan, yung hagdanan pala, hagdanan Tagalog, hagdanan po to. Papakita lang namin kung paano siya ikabit, pero hindi lang naman yan ang puzzle nga. Isasalpak mo lang ng isasalpak yan. Ano lang po yan sa hindi po nakakalam, sa mga beginners, sa mga aspiring scaffolders na papunta ng Japan, may bagas na kaitan. Imaginan nyo na lang, mataas to, may ano to, may sabitan dyan, mataas na building yan. So balikan ito yan, sabit nyo lang dyan, ano ba, ganun. Yun lang po yan, sa kaidan. Dito yung style dating. Kung mataas na building yan, bakit lang yung pakihan yan, yung tataas. So, bali ganun po yung mga kaibigan niya, pirada niya. So, yun lang. So, yung video po na to para sa hindi pa nakakalam at gustong makita yung basic ng scaffolding dito sa Japan. So bali yung gamit po, ginamit po namin, safety po yan. May iba po bang, may iba pa pang gamit yung Ashiba dito. Dalawang klase yan, may Wako Ashiba tsaka safety Ashiba. Ito yung tinatawag na safety Ashiba, ganitong gamit. So iba pa yan sa Wako, kasi iba yung Wako, mas malupit din. Pero wala dito, ito lang muna yung papakita namin. So, papakita ko po sa inyo yung malapit nating cameraman ngayong araw na to. Si yan, si Boss Roding. Yon. Siya po yung cameraman natin ngayon. Ngayon naman, papakita na namin yung kung paano siya baklasin. Paano sa baras, kung sabi nila po dito. Babaklas. So, paano siya paparasin. So, yun. Kumbaga, magsimula tayo sa taas po. Kaidan. So bali may pin po to. Tataas nyo lang po yung pin, may pin po siya. Nakita nyo ito, yung pin. Tataas nyo lang po yan, hindi nyo kailangan yung martel nyo dyan. Tataas nyo lang po yan, gagamitin nyo. Yan, tanggal. Tanggal po yung kaidan. Pagbabaras naman, ganito yan. So natanggal na natin yung kaidan. Sunod naman yung abakan sa taas. So yun, tanggalin po natin yan. Bali may pin din ulit yan, bakit yun, may pin po siya. Parang itataas nyo lang yan para mabaklas. Ganun. So tanggal yan. Yun. Tanggal yung apakan. Ipapasa nyo ulit sa nasa baba nyo. Imagine nyo lang na mataas to. Pasa-pasa yun hanggang sa baba. So ganun. So yun, napasa ko na. So sa ano naman, kung natanggal nyo naman yung sanchi, mga kaibigan, di ba? So sunod naman ito, yung sabitan niya, tanggalin nyo. Yun, tanggal na, ipasa nyo ulit sa baba, sa nasa baba nyo. Tanggal din sa kabila. Sunod naman dyan yung railings, babaklasan nyo po yan. Tanggal na. Pero naka-unseen tayo dito, naka-may safety belt kayo. Kung mataas. Tanggal. Tanggal rin sa kabila. Yun. Tanggal na natin yung yung tisuri. Sunod naman. Sa baba naman, yung baba kayo sa isang ano, sa baba ng napakan nyo kanina. Doon nyo ulit, babaklasin nyo yung anti. Tapakan. Harto! Tanggal. So, tsutamate! Yun, natin lang yun. Atat sa pababa ng pababa,
sa posti naman lang sa ganun at ganun, pabano pa pa hanggang matapos niyo hanggang sa base. So ganun lang po yan mga pare. So sa hindi pa nakakalam, ganun lang po yan, simple lang. Yun, salamat mga pare.